ko ay napakayaman pagdating sa panalangin. At itong mga panalangin na ito, ginagamit natin sa araw-araw na ginagawa natin. You are watching The Modern Day Prophets, the show that sees the truth in everyday things. Y'all already know what it is! We the blessed! Let's go! God is so good! Grace and mercy for everybody! And if you want His love, then you got it all! God is so good! It's hard to have you down on your knees! Woo! Woo! That's the sound of being free! God is good! Oh, sali kayo sa game namin! Itong game na to, napakasimple lang. May lalabas na logo dyan. Hulaan natin kung ano yung title at kung ano yung tagline ng logo nyo. Game kayo? Tara, sali kayo! Game. Oh guys, ito yung una. Paunahan to ha. Magalap nyo, hulaan nyo na agad. Ito, number one. Oh, yan. Yeah. Oh, alam! Makdo! Makdo! Lap kita! Lap kita! Lap kita! Special para sa ating mga Katoliko. Well, hindi lang siya basta-basta isang symbol, pero the cross is our, kumbaga, yun yung pirma nating mga Katoliko. Kumbaga, yun yung pagkatao na. It's a sign of the cross tayo. It symbolizes who we are. We are Catholics. Just like yung mga logo na pinlay natin kanina, diba? Pagka nakita mo yung ganon, makdo agad yun, diba? Pagka nakita mo yung LBC, alam mo na kung anong simple yun. At pag ang tao, nakita mo na yung sign of the cross, alam mo na, matik na. Yes! Tama! Correct! Akala natin, nung pagsasign of the cross, ganun-ganun lang. Pero hindi. Actually, may significance siya. Number one, confession of faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi sa pangalan ni Daniel Padilla, hindi kay Justin Bieber, hindi kay Joel Ramos, hindi kay Pinoy. Hindi. When we do the sign of the cross, sinasabi natin na naniniwala tayo kay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Parang ano yan, mini creed. Everything that we believe in as Catholics can be summed up in the sign of the cross. Alam mo ba kung may Throwback Thursday, meron ding Throwback Salvation. Naalala natin ang baptism. Di ba nung binaptize tayo, naging anak tayo ng Diyos? Matik na yan na si Lord ay nagpakamatay sa atin para bigyan tayo, ikaw at ako, ng new life. Kaya tandaan mo, sa mall man o sa kalye, pag tayo nagsasign of the cross, pinapaalala niya sa atin lahat na sabay-sabay natin sabihin, anak ako ng Diyos. Yan, don't you dare forget that. Kaya pangalagahan mo ang buhay na binigay sa'yo ni Lord. Number 3. The sign of the cross is a mark of discipleship. Gaya nga nasabi ni Jesus sa Luke 9:23, if anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. So kapag nag-sign of the cross tayo, pinapakita natin
na we are taking our crosses with us. We are taking the symbol of Jesus with us. Why? To prove that we are ready to follow Him and that we belong to Him. And fourth, nirerebay tayo ng sign of the cross ng acceptance of God's will. Pinapaalala sa atin na may unang pagnahirapan at mas nahirapan pa kaysa sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. At yon ay si Jesus Christ. Every time we make the sign of the cross, naaalala natin na mayroong taong nagsagip sa atin through the cross. And it reminds us that we embrace suffering wholeheartedly. And number 5, nung sign of the cross tayo, it's a sign for defense against the devil. We declare our allegiance to God. Actually, it's an offense and defense tool. Eh, alam ba, pag natatakot tayo, or gusto natin mandaya, or nagagalit tayo, or malapit tayo magsinungaling, or whatever temptation, when we do the sign of the cross, it dispels our problems. It casts off temptations. Now, when we do the sign of the cross, we have to do it with pure conviction, with our whole being. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hi! I'm VJ Joel. I'm VJ Pam. And I'm VJ DR. And this is MTV Music Channel. Today we'll be talking about the top 3 prayers of a whole Catholic. Boom! Top 3, Glory Be. The Glory Be is the prayer that reaffirms the glory of God in the three divine persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kapag dinadasal natin ng Glory Be, parating natin dinadasal kung gaano kagaling ang Diyos sa tatlong persona niya. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Top 2, Hail Mary. Dinadasal natin ang Hail Mary kapag humingi tayo ng tulong kay Mama Mary. Kasi, nanay siya ni Jesus. Di ba ikaw malakas ka sa nanay mo? Kaya kung mahihingin ka, hingin mo na sa nanay. Opo, opo! Pag dinadasal natin ang Hail Mary, hindi natin sinasamba si Mama Mary. Ino-honor natin siya kasi una siyang in-honor ni God. God is so good, rich in mercy for everybody. Oh, here comes the top 1, Our Father. Our Father, sinasabi nila, it is the summary of the gospel. And it is actually true that the Our Father is the most complete and the most powerful of all the prayers. You know why? Because it is the prayer that Jesus Christ Himself taught us. Sa pamamagitan ng Our Father na yan, sinasabi sa atin ng Panginoon kung paano magdasal kay God. Kung paano magdasal sa ating Ama na nasa langit. That's why when we pray to Our Father, hindi pwedeng pakutyo-putyo lang. When we pray to Our Father, we pray it with conviction. Once again, this has been the top 3 prayers of a cool Catholic. Again, this is BJ Jolo, BJ Pam, and BJ DR signing off. Yung fasting, form of prayer yun. Para binabawasan ko yung normal mong kinakain sa isang araw. Kunyari, di ba tayo tatlong beses kumakain sa isang araw. Kapag nagpa-fasting ka, usually, isa lang yung meal mo. Tapos yung other 2 meals, actually parang na-lessen siya to a snack. Actually, yung snacks niya, bawal siya pag nagpa-fasting ka. Yung fasting, pag 18 years old, 59 years old ka, pag Catholic ka, required ka na mag-fast every Ash Wednesday and Good Friday. So, form of prayer talaga siya. Lalo pag may pinagdadasal kang matindi. Di ba may isa pa yun? May isa pa yun. Ano yun? Mortification! Yun! Ayan, tama. Nakasa ko na yan. Isa pa yun. Mortification is a form of prayer. Balik. Wherein one practices self-denial or the dying of oneself. Bakit? Para... Alima. Oo nga eh. Para i-acknowledge na you are weaknesses and that we are fated not to be here on earth but to be in God's kingdom. Ganda pa. Alim, bro. It is... So, oo, kasi isa pa yung... Yung mortification daw, nabasa ko kasi, hello, na yung mortification is also embracing yung
mga salitang humility at simplicity for us to become more Christ-like. So, ayun, bale, pag nag-mortify ka daw, kinakalimutan mo, tinatalikuran mo, sinasakripisyo mo yung mga sarap na inaalay ng mundo kasi para mas makita mo yung tunay na magpapaligaya sa'yo. Yun si Kristo. Ayos yung mga natutunan natin ngayong hapon. Oh, dahil dyan, kain ulit! Kain! Sige, huwag ka na kumain, no? Oh, aral-aral ha. Oh. Sorry, sir. Alam niyo ba, may tanong ako ha. Alam niyo ba kung ano ang pinaka-importanting libro sa lahat? Alam ko yan pa. Siyempre, food. Ay, diba? Nakaka-relate. Kaya ito, mahalaga ka talaga ito ba? Tinan mo naman yung lamb chop na yung masalap. Wow, yan. Ito, art. It teaches us about beauty. Beauty! Hawahan pa! Ano pa? Ako, feeling ko yung pinaka-importanting libro ito. Yan. You had. Medyo social. You had. Ito, libro to para sa ating mga Catholic youth. Para mas makilala natin yung pinapaniwalaan natin. Yung pinapanampalatalayaan natin. Ako, ito namang libro ko, Families in the Holy Spirit. Eh, lahat naman tayo may family, di ba? Lahat naman tayo konektado sa Holy Spirit, di ba? Tapos isa pa, si Tito Franklin nagsulat. Kaya naman pala. Alam niyo lahat ng mga libro niyo, walang quince. Ang pinaka, para sa akin, ang pinaka-importanting libro pa rin sa lahat ay ang Bible. Ang Bible, this is the map of our lives. Kapag ka naliligo ka, hindi mo alam kung saan pumunta, just open your Bible, then you'll find yourself. Kasi ito ang love letter ni Lord para sa atin. The Bible. Parang yung kay Dora. Meron nga niyan, D.R. Uy. Di ba, pag binasa ito mula Genesis hanggang Revelation, pwede naman, di ba? So we have a way of reading the Bible. Di ba? Ang tawag doon is Lectio Divina. Wow! Yung Lectio Divina, actually Latin words yun, na pag tinranslate, meaning holy reading or divine reading. So, para siyang karera, siyempre, meron siyang steps to do it, okay? So, yung Lectio Divina, parang karera, it's like a race, parang ready, set, go. To be ready, first, you need to hear God's word. And we can only hear God's word, of course, through the scriptures. Dapat, binubuksan natin yung Bible natin. First step is that we look through the gospel, and then after the gospel, puna tayo sa first reading, and after the first reading, basahin natin yung Psalms. And dapat, hindi lang isang beses tayo binabasa yung scriptures. Dapat, babasahin natin siya ng paulit-ulit para mas malalaman natin yung ano ba talagang gustong sabihin ni God sa atin. Kasi minsan, di ba, pag isang beses mo lang siyang binasa, parang, teka, Lord, medyo malalim, hindi ko gets. Pero pag paulit-ulit na, mas nakukuha natin yung pinaka-juice ng sinasabi ni Lord. Set. Meditate on the Word. Set our hearts on fire with God's love through God's Word. Sa madaling salita, itong step number 2 is about asking yourself, what does God want to tell me? Kasi sa bawat reading, sigurado yan, may gustong sabihin sa atin si Lord. May gusto siyang ipakita sa atin. And it is up to us para alamin yun. Ito, may tip ako kung paano natin mas mabilis malalaman kung ano ba yung gusto sabihin sa atin ni Lord. Hanapin lang natin kung ano ba yung Bible verse o yung word na nakastruck sa atin. Kasi sure na sure yan, meron yun. Go! Respond to the word, go! Parang ito ang color green na pumatak sa stoplight. Ops, bago matapakan ang gas mo, kailangan tandaan mo yung nakuha mong message sa Bible. Pangalawa, yakapin mo ang challenge. Para alam mo saan ka pupunta at hindi ka nakatenga sa daan. Bawal yung mahuli ka ng MMDA. Kaya nga go, diba? Action word. Kailangan may gawin tayo. Number 4, contemplate God's word. Ready, set, go. You know what's left? The finish line. And for us to reach the finish line, we must let God's Word grow into us. So ngayon, alam na natin ang 4 steps para sa Lectio Divina. Dahil alam na natin that Catholics pray like no other,
What is your own cool way of praying? Tweet din pag may time, hashtag aking panalangin. Dahil alam ko na ang secret weapon nating mga Katoliko ay ang panalangin, sisiguraduhin kong i-value ko araw-araw ang aking prayer time. Hashtag aking panalangin. Dahil Catholics pray like no other, I will do more convictedly the sign of the cross. Hashtag aking panalangin. Dahil alam ko na kung gaano kahalaga ang pagdadasal, I will never take my prayers for granted. Hashtag aking panalangin. Dahil alam ko na kung gaano kalakas ang pagdadasal ng isang punong Katoliko, pati ang mga kids ko, sasamahan ko ng dasal at all homeworks. Hashtag aking panalangin. Dahil alam ko na ang top 3 prayers ay ang OMG, Our Father, Hail Mary, at Glory Be, I will pray the rosary regularly. Hashtag aking panalangin. At dahil alam ko na ang importansya ng sign of the cross, I will do the sign of the cross properly in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hashtag aking panalangin. Sobrang blessed nating mga Katoliko at napakayaman at napakadami ng ating mga dasal. Meron tayong Our Father, Hail Mary, Glory Be, Rosary, Sign of the Cross, Mortification, Fasting, Abstinence, at napakadami pang iba. These are great treasures. Regalo sa atin ni Lord to para mas mabigyan tayo ng biyaya at kaligayahan. Eh syempre, lubusin na natin. Many of those who did have shared in God's glory and have experienced heaven here on earth. Tama, tulad ng mga saints. Marami tayong saints na pwedeng pagpunan ng examples tulad ni St. Jude, St. Therese, St. Rose, at marami pang iba. So kung sa tingin mo gusto mo ang episode na to, sa tingin namin dapat i-like mo ang episode na to. O kung gusto mo sumali sa community namin, magbigay ng comments and suggestions, o higit sa lahat, maging artista sa mga susunod na episode namin, mag-comment ka sa box under or below this screen. Tama. Subscribe on our channel, like us on Facebook, and follow us on Twitter. So, this has been the Modern Day Prophets, the show that sees the truth in everyday things. Modern Day Prophets is brought to you by Family and Life Quad Media. See you again next Wednesday at 8. 1, 2, 3! Panalangin ko sa'yo.